Okay, so magandang hapon po mga kababayan. Araw po ngayon ng Sabado, ano? Auno po ngayon ng Oktobre. So ngayon lang po tayo nagkataon na nakapasyal po dito sa, ito po yung Malinaw Parish Church, kung saan dito po naganap yung isang sana ay may babaeng tatalon dyan po galing sa taas dahil nga po sa depresyon. At ito po yun, ang Malinaw Parish Church. At yan, kung mapapansin ninyo mga kababayan, doon sa tuktok, yun yun yung nasa daliri ko. Dyan po siya nakaupo at dyan po siya nasa gip ng mga kapulisan ng Malinaw Municipal Police Station. No, at mamaya po ay makakausap natin yung nasabi ng police officer na siya po ang nagbuwis buhay para umakyat din po dyan para kanya pong sagipin yung nasabi ng babae dahil ito po ay posibleng tatalon at nasa ilalim nga po ito ng depresyon. At kung mapapansin ninyo, yan po, dyan sa baba, sa may pintuan mismo ng simbahan, naglagay sila dyan ng mga rolyo-rolyo yung mga insulators, no? Para kung sakali man na hindi po talaga maagapan at bumagsak yung babae galing po dun sa taas, meron man lang panangga o meron man lang pong makasave sa kanya dyan sa baba. So ginawa po ng lahat ng Malinaw Municipal Police Station sa pangunguna po ni Police Major Christian Brual yung lahat para po masagip yung nasabi ng babae kahit nga po buwis buhay na para sa kanyang mga tao. So mamaya po ay makakausap natin yung nasabi ng officer. Mga kababayan, kung hindi tayo nagkakamali, ito po ay mga nasa 30 to 40 feet ang taas po nito galing po sa ground. At posible nga na hindi po talaga bubuhayan ng kahit sino, ano, pasintabi lang. Yan, yung meron pong mga mural dun sa taas. Kung mapapansin ninyo, dyan po nakaupo yung babae. Dyan, no? Yan, yung kanto na yan. At andun naman po sa picture, makikita ninyo. Doon nga po, yun po ang kanilang pinag-aalala. Dahil posible po mga kababayan na bumigay po yung nasabi ng semento because itong Malinaw Parish Church ay century old na po ito. So hindi po mailalayo na yung nasabi ng semento dyan po sa taas ay posible pong bumigay or bumagsak kasama po ng babae. At yung police officer naman po na nakatayo dun sa taas ay posible din pong mahulog. So yan mga kababayan, ano, ito po ay atin lang pagbibigay sa inyo ng picture ng nasabi ng pangyayari. At nakasarado na rin naman yung simbahan kasi nga kanina papasok sana tayo, kundi isinarado na po pagkatapos ng isang misa. Okay, so good afternoon once again, mga kababayan. Nandito po tayo sa himpilan ng pulisya ng Malinaw. At kaharap natin ngayon po si Police Major Christian Brual para po sa interview ito sa naga na po na makonsider natin isang tragic, you know? Ngunit sa kalaunan ay naging namang matiwasay po ang lahat dahil nailigtas po yung babae na sana ay may intensyon tumalon dun po sa nasabi ng Malinaw Parish Church. So ngayon itanong natin po kay COP, Sir, ano po ang inyong assessment at unang-una, ano po ang sa tingin ninyo ay naging successful ang inyong pong operation doon po sa nasabi ng orang inyong mission para dito po sa accomplishment na ito? Una-una, Sir, naging part ng success natin doon, Sir. Una-una, first, team effort, Sir. Pakalawa, Sir, yung willingness to serve and protect the each and every Malinaw noon. So, huling-huli po yung selfless sacrifice po natin, even risking the lives po ng ating mga kapulisan. Okay. So, doon po, Sir, ano po ang nasa isip? Kasi napakabilis ng action din po nung isang staff sergeant, ano, na si Sir Calmada, kung tayo nagkakamali, na tao po ninyo dito sa Malinaw MPS. Ano po, Sir, ang pumasok sa isip niya? Bakit ganun po kabilis ang kanyang aksyon? Nung tayo na yun, Sir, si Police Executive Master Sergeant Calmada, off duty, yung may humingi po sa kanya ng tulong, hindi po siya nagdalawang isip. Pag pumasok sa kanya, Sir, yung safety ng tao, nung nakita niya dun, Sir, yung tao sa taas ng tower, immediately, Sir, pinulong niya na kanagdato mga kapulisa ng Malinaw. Nag-decide kagad sila kasi time is of the essence, eh. Hindi natin alam, Sir, kung ano yung gusto na mangyayari kasi mentally unstable yung babae. So, nagkaroon, Sir, ng negotiation sa part ng PNP kado sa babae, pero hindi nakikinig po yung babae kaya sabi ko nga po, mentally unstable. At na-assess po kagad ni Police Executive Master Sergeant Calmada na kailangan lang gumawa kagad na action kasi kung hindi, baka meron pang untoward incident naman, Sir, mangyayari, Sir. Opo. So, doon po, Sir, makikita naman ng publiko kung gaano po kasigasig din si
Sir Calmada, ano, sa pag-rescue sa nasabi ng babae. At dito sir, tropa po ng Bureau of Fire Protection ng Malinao at saka MDRRM. Kayo na po sir ang nag-contact doon? Yes sir, unang-una po nakakita sa pangyayari niya ng ating po naka-duty police doon, si Police Master Sergeant Chris Chattigas. Apansin sir na nagmeri isang babae doon, immediately sir nagpag-usap siya. Nung napansin niya sir na hindi siya binibigyang pansin yung babae, tumawag po kagad siya dito sa ating himpilan, tayo po, ipag-coordinate po kagad sa Bureau of Fire at sa MDRRM po para po makatulong po natin sa rescue operation. Ayun. So, dyan po sir, sa ginawa po ninyong agarang aksyon para po dun sa pagsilbi sa babae at pagligtas, isa pong malaking karangalan ito ng inyong MPS at ito po ay accomplishment din sa pamumuno po ninyo dito po sa Malinao na magipong ehemplo sa lahat po ng mga MPS siguro na agarang aksyon ang kailangan. At yung nabanggit nyo sir na life is beautiful. Yes po, ito ang ating mantra, no? Life is beautiful. So regardless po ng ating personality, health condition, bibigyan po natin ng pahalaga ang buhay ng bawat isang tao. Ayun. So sir, ano pa po ang mensahe po ninyo para po sa lahat, hindi lang dito sa Malinao, kundi dun po sa pag-aksyon, sa agarang aksyon na ginawa po ninyo, ano pong mensahe ninyo para sa lahat, sir? Unang-una po, ang inyo pong Malinao PNP ay nandito lang. Hanggang tumugon sa anumang hamon, hanggang tumugon sa pangailangan po ng ating mga kababayan. Rest assured po na gagawin namin ang lahat para po maibigay ang best public service, public safety services that we can offer. Ayun. So mga kababayan, yung nagsasalita na nasa harapan natin, ano, yan po si Police Major Christian Brual, ang Chief of Police po ng Malinao Municipal Police Station. At ito po ay patungkol dun sa agarang aksyon na ginawa nila sa pagligtas sa isang babae na sana po ay tatalon dun sa taas ng simbahan ng Malinao Parish Church. So sa muli mga kababayan, yung po ang natungayan ninyo, agayahin din ng lahat para po sa pag-save ng anumang buhay po dito sa atin sa kapalibutan. Maraming salamat po, Major! Mga kababayan, isang mapagpalang hapon po sa atin. Andito tayo, napakaswerte natin dahil napagbigyan tayo ngayon ni Police Master Sergeant Calmada, yung atin pong magiting na police officer na nagligtas po doon sa isang babae na sana po ay tatalon doon po sa Parish Church ng Malinao, no? Ngayon malalaman natin kay sir dahil unang-una ako personally bilang kaharap ni sir, no? Although nasa likod ako ng camera, pero nakikita ko si sir talagang determinado. Pero ano po sir ang pumasok agad sa isip po ninyo that time dahil napag-alaman natin na kayo po ay naka-day off sa mga oras na yon. Ngunit ganun pa man eh, hindi po kayo nagdalawang isip na sagipin ng naturang babae. At ano po ang unang-unang pumasok sa isip ninyo sir, bakit kagad na naisip nyo na iligtas po yung nasabi ng babae doon sa taas? Unang-una, napakahalaga po ng buhay. Ano mga pagsubok at pinakarap ng isang tao, napakahalaga pa rin ng buhay. Siguro sa mga pagkataon yun, yun ang naisip ko, life is beautiful, kanya slogan ng PNP. At saka, sa mga pagkakataon na yun, talaga nang inassist ko yung sitwasyon na itong papalapit, sabi ko, kailangan kong makuha yung nasabing babae. Kailangan ko siyang kunin. Kailangan maalis ko siya doon sa kanyang kinaupuan. Kasi unang-una may pamilya rin yun. Nag-aalala yung pamilya niya. Although sa mga pagkakataon na yun na ano ko rin sa baba na medyo ano raw, may ano raw sa pag-iisip, may pagkulang. Pero hindi yun ang basihan. Kasi buhay pa rin yung nakataya. Sa mga pagkakataon na yon, nakita ko na ano, kailangan ako. Although may mga tropa na, may mga tropa doon sa baba na naglalatag ng trapal tsaka iba pang bagay na malalambot na pwedeng bagsakan ng babae in kaso siya ay tumalon. Pero hindi yun naging sapat sa akin kasi alam ko nung pagtingin ko pa lang sa baba, naramdaman ko na agad na kaya kong kunin to.
nakikusapan ko at kaya kong kunin to. Yun po ang ginawa ko. Kasi nung papakit pa lang ako, talagang yung determination kong mailigtas yung babae, napakalakas. Kasi siguro may mga experience na rin kami sa mga bagay na yan noon pa man. Opo. I'm speaking of struggle sa aming family, pero yun talaga naisip ko eh. May pamilya to, kahit anong mangyari, apektado nito yung pamilya. Nung paakyat ko ako dun sa kampanaryo, naisip ko agad na dapat mayroong tao doon sa taas na iba at saka mayroong lubid. Swerte ko naman kasi nung pag-akyat ko doon sa taas, nandun na pala yung kapatid na babae na pinakikusapan yung kapatid na bumaba. At saka nandun din si Vice Mayor Cargullo, yung kapatid niyang si Dennis, isa pang membro ng MDR info dito sa Malinaw. Hindi ko na napansin iba eh. Parang nagkagalit sila. Nung pag-akyat ko, nakita ko agad yung lubid. Nasabi ko doon sa empleyado ng MDR kay Dennis, "Dennis, alian mo ako. Ako nang bahala dyan. Ako nagagawa ng paraan. Kaya ko yan." Kasi, nag-aalangan sila. Nag-aalangan. Hindi nila, parang hindi nila malaman kung ano ang hakbang na gagawin nila. Pero sa isip ko, buo na yung gagawin ko. Kasi inassess ko na siya doon sa baba pa lang ako, inassess ko na doon nung makita ko sa taas. Sa madaling sabi, tinalena ko ni Dennis. Pakatali sa akin, sabi ko, alalayan nyo lang ako. Diyan lang kayo sa tali, ako nang bahala din. Kinausap ko yung kapatid na babae. Kasi kinakausap niya yung ate niya. Talagang ayaw. Hindi ako sasama sa inyo. Tatalon ako rito, hindi ako sasama sa inyo. Tapos nung sitwasyon na yun, sabi ko doon sa kapatid, ma'am, ako na bahala nakipag-usap dyan. Dito ka lang sa tabi ko. Para makita mo yung gagawin ko rin. Nung pag-akbang ko dun sa parting yun, nagkasalubong kami ng mata ng babae. Tapos, nabigla siya. Sabi sa akin, "Pag lumapit ka, tatalon ako." Yan ginawa ng babae. Umusog na dun sa pinaka-dulo. Umusog siya. Sabi ko, hindi. Huwag mong gawin niya. Ganito na lang. Sabi ko sa nga, pinakasapan ko. Sabi ko, "Ganito na lang, Nick. Umuwi ka na. Samahan mo na lang kong kapatid mo na. Umuwi na lang kayo sa inyo. Kasi wala eh. Hindi pwede yan gagawin. At saka, masama." Sabi ko, "Maraup yan." Sabi ko, kung ano mo yung iniisip mo, huwag mong gawin kasi hindi talaga pwede. Tapos umusok na naman siya. Hindi, sigawan na rin yung mga tao. Sigawan na. Sabi ko doon sa kasama ko, may policeman pala doon sa taas. Kasi involved babae, kailangan may policewoman. Sabi ko doon sa kasama ko, policewoman, si Pems Calada. Sabi ko, sininisan ko siya na, patigilin yung sigawan ng mga tao. Hindi, nagsinis din siya na, walang maingay. Din habang nag-uusap kami, ina-assist ko siya, kung saan ko sa pwedeng tumin. Sabi ko, pwede sa buhok, pwede sa damit. Pero sabi sa akin ng iba, hindi pwedeng pwede yan sa damit kasi manipis, baka mapunit, mahulog yan. Kasi nasa dulo na talaga siya, nasa dulo na. Di nag-uusap ko, muwi na lang. Sabi ko, nahabit na sa pamilya mo, nag-aalan na ba yung pamilya mo, ito si kapatid mo. Ako pwede na muwi ka na lang. Tapos, nakatingin sa akin, nung lumingon siya dun sa crowd, lumingon siya, doon ako nagkaroon ng pagkakataon para i-grab ko yung opportunity, malaki yun eh. Okay. Nung mabaling yung pagtingin niya sa akin, binaling niya sa
ano, sa mga usi na nag-usyoso doon, doon ako nagkaroon ng pagkakataon para damputin tong, kunin tong damit niya. Kunin tong damit niya. Pagkatapos noon, dumusdus talaga siya doon sa ano, dumusdus siya. Mm-hmm. Mabuti na lang, may member din ng MDRRMO na katabi ko talaga, tumabi sa akin. Pag-grab ko ng damit na dito, kasi nakita ko dalawang damit eh, dalawang, sabi ko, kaya to. Pag-grab ko, dumusdus siya din. Ano, hindi ko naman siya, ano, pataas. Talaga dumadas, kasi yung ano niya, yung paa niya, inaangkla niya doon sa ano, sa wall ng ano ng simbahan, inaangkla niya talaga. Di yung isang kamay naka ano rin, nakasuporta rin dito sa ano, para pasamahan ng yun ang simbahan. Gagrab ko siya, mabuti na lang pag ganun niya ng kamay, kasi pupipiglas eh. Opo. Hinawakan na rin ang ano, isang tagay ng bigan, ng kamay. Di sumata din sabi, nagkaroon ko ng pagkakataon para makakabang akong ano, palabas at saka maibuhat ko siya. Ayun, oo. Maibuhat ko siya hanggang sa madala namin dun sa safe na pinaka-safe ng sa bubong talaga ng simbahan. Oo, kasi kitang-kita dun sir at unang-una buhay-buhay yung ginawa mo. Dahil sabi ko nga po sa nakita namin dun sa video, yung century-old na simbahan, posible kasi bumigay din po yung simentong kinaupan niya. At posible din po na bumigay yung kinatatayuan mo. Oo, pero hindi mo po inalintana yon. Hindi ko po naisip din sir, kasi ang inisip ko talaga yung yan mismo yung ano, yung babae. Opo. So napaka ano sir, napaka heroic nung ginawa mo. At mga kababayan, ito pong kaharap natin sa muli po si Police Executive Master Sergeant Calmada ng Malinaw Municipal Police Station. Isang nga ay hero po ito asa ngayon dahil po doon sa pangyayari na nakaligtas ng isang buhay po ng isang babae na wow! May considera nating nasa ilalim po ng depresyon. So sa muli po mga kababayan, ito ay isang aral na gaya po ng nabanggit ni sir na dapat lalo na sa mga osisiro na wag po ganun dapat kung may nakakita po ng mga ganyang pangyayari, no? Maging kalma lang ang lahat para po ang maging nakikita po ng publiko ay hindi din po maging tensyonado. So sa muli po, Police Executive Master Sergeant Calmada, sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin sa hapon na ito. Salamat din po. And congratulations po sir for the job well done. Thank you po. Sige po. Salamat po. Sa paglalakbay, ubis laging nandyan. Ano pang oras ay malalapitan? Kaya't huwag magalang lang.